Pilipinas, ina-upgrade ang mga pasilidad na nasa mga isla na bumubuo sa munisipalidad ng Kalayaan. DFS Secretary Teodoro Loxin Jr. tumangging dalhin muli sa United Nations ang arbitral ruling na napanalunan ng Pilipinas. Pero bago tayo magpapatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Shoutout nga pala kay Sir Bon Andre Agatep, Jerome Salvador, Joen Oliva, Bugoy Villanueva at kay Sir Chris Cross. Maraming salamat po sa laging pagbisita sa aming YouTube channel. Ina-upgrade na ngayon ng Pilipinas ang mga pasilidad na nasa siyam ng mga isla na bumubuo sa munisipalidad ng Kalayaan na ang malakihang improvements ay nakasentro sa Pag-asa Island. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, ang mga pag-upgrade sa mga pasilidad ay naglalayo na i-improve ang mga pamumuhay ng mga Pilipinong sundalo na nakadeploy at mga sibilyan na naninirahan sa mga isla. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga isla sa Kalayaan ay nakatanggap ng mga upgrade mula pa noong 1970. Ilan sa mga ginawang upgrade ay ang pagtatayo ng beaching ramp at mga shelter para sa mga mangingisda. Dahil sa pagkatapos ng beaching ramp, mas madali na ngayong ipagpatuloy ang iba pang mga proyekto katulad ng pag-aayos ng runway sa Pag-asa at pagtatayo pa ng mga karagdagang bahay para sa mga residente at mga tropa na naka-estasyon sa lugar. Merong 7 isla at 2 reefs sa Spratlys na pagmamayari ng Pilipinas. Ito ay ang Pag-asa Island, Likas Island, Parula Island, Lawak Island, Kuta Island, Patag Island, Panata Island, Rizal at Ayungin Reefs. Sa 7 mga isla, ang Pag-asa Island ang pinakamalaking isla na may sukat na 37.2 hektarya. Samantala sa ibang balita, ni-reject ni DFS Secretary Teodoro Loxin Jr. ang mga panawagan na dalhin ang landmark arbitration ruling on South China Sea sa United Nations General Assembly o UNGA sa darating na Setyembre. Ayon kay Loxin, kung dadalhin natin ang award sa UNGA, ang pagkapanalo ng Pilipinas ay magiging questions of numbers. Panalo na tayo, bakit kailangan pa nating dipinsahan pa ang mga bagay na atin ang napanalunan? Di ba natin gusto na nananalo tayo sa UNCLOS? Kaya ni-reject ni Loxin ang mga panawagan. Ayon pa kay Loxin, ang China ay maaaring i-reject nila ang desisyon ng UNCLOS, pero ang katotohanan ay nanatili na ang Pilipinas ay nananalo at ang batas ay nakapanig sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan pang bumalik sa United Nations. Kung ibabalik natin sa UN, iyon ay magiging question of numbers. Wala itong kinalaman sa mga numero, ito ay tungkol sa batas. The law is eternal and the rest is opinion, ayon kay Loxin. Hinimok ni dating DFS Secretary Albert Del Rosario ang Duterte administration na i-erase ang Permanent Court of Arbitration ruling na nagsasabing ito ay isang pagkakataong sandali dahil ang tema ng 75th session ng UNGA sa Setyembre ay nakafocus sa commitment to multilateralism. Ang South China Sea kung saan ang Paracel Islands at Spratlys ay matatagpuan ay pinag-aagawan ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan at China. Ang China ay kiniklaim ang 80% ng South China Sea sa ilalim ng kanilang tinatawag na 9-line. Noong 2016, pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration ang napakalawak na claim ng China. Ang desisyon ng PCA ay tinawag ni Loxin na milestone in the corpus of international law at cornerstone of the rules-based regional and international order.
Yan po ang balita natin ngayon. At para sa karagdagang informasyon tungkol sa balitang ito, bisitahin ang mga link na nasa description. Maraming salamat po!